Naranasan nyo na ba mag-CR sa mga public restroom yung binabayaran nyo ng barya para makaihi or makapupo? Tapos may balde lang dun sa may labas. Tapos kukuha kayo ng kanya-kanyang tabo nyo, pambuhos dun sa ihi nyo or sa pupo nyo. Naranasan nyo na ba mag-CR sa ganon? Nang ikaw lang mag-isa, pero may nag-abot sa'yo ng tubig. Hindi ko talaga makakalimutan tong terminal na to. Ito lang naman yung bus terminal sa tabi ng Star Mall Alabang. Oh, mas kilala ng mga taga-Alabang bilang Metropolis. Shoutout sa mga taga-Alabang dyan. Sa mga nakakaalam ng kwento ng Star Mall Alabang. Dati kasi may pwesto kami ng kantin doon. So, paminsan-minsan, inaabot na talaga kami ng gabi doon pag magsasara na. Madalas akong nandun, lalo na pagtapos ng klase ko. So, mga tanghali pa lang, nandun na ako sa kantin namin. Ay, may mga kalaro din kasi ako doon that time. May one time, dalawa na lang kami ng ate ko naiwan dun sa may kantin. Siya kasi magsasara dun sa kantin nung gabi na yon. Tapos yung mga kalaro ko din, nakauwi na. E di nag-CR na lang ako mag-isa kasi wala namang sasama sa akin. Sobrang dilim talaga dun sa terminal na yon, lalo na paggabi kasi wala naman talaga mga ilaw dun. Unless pag may mga bus dun na bukas yung ilaw, pag may inaayos sila or nagpapalit-palit sila ng parking, pero nang gabi na yon sobrang dilim. Yung mga pinaka-ilaw lang is yung mga ilaw dun sa tindahan. Nung bata kasi ako, syempre matatakot din naman ako kahit papano. So nagmamadali akong umihi. Gusto ko mang umihi nang bukas yung pinto dun sa cubicle. Syempre natakot din ako, baka mamaya may mga umihing ibang tao tapos makita ko, 'di ba? Ayun ko ba, bakit ang haba-haba ng ihi ko nung gabi na yun? Ay di habang umiihi ako, nakarinig ako ng taong parang may pumasok. Syempre, marinig mo naman pag may naglakad papasok, di ba? Akala ko yung bantay lang. Kasi nung pumasok na ako sa CR, wala yung bantay. Di siguro sa isip-isip ko noon, baka bumalik na siya. Tapos baka magbubuhos-buhos sa mga ibang cubicle. Pero nagtaka ako kasi iba yung tunog na narinig ko. Hindi siya yung tunog nung katulad ng may naglilinis. Narinig ko lang na may paa na naglakad papasok. Hindi, hinayaan ko lang. Tapos maya-maya, may nag-abot ang tubig dun. Nilusot niya yung tubig dun sa may cubicle. Hindi, sa isip-isip ko, baka siguro ano to, pasahero. Tapos akala niya siguro yung kasama niya nandun na sa loob ng cubicle ng CR. So, ganun naisip ko. Kasi kahit madaling araw dun, may mga pasahero nang bumababa, tsaka yung mga pabiyahe pa lang. Pero nakakatakot yung abot niya ng tabo. By the way, yung tabo na meron dun sa CR na yun, alam niyo yung container ng suka na kulay puti, yung pinakamalaki? Tapos ginupit para maging tabo, ganun yung itsura. So hindi ko nakita yung kamay nung nag-usog ng tabo na yun papasok dun sa may cubicle ko. Eh hindi ko ginamit yung tubig kasi baka nga mamaya para yun dun sa kasama niya. Eh di paglabas ko ng CR, nagulat ako dun sa waiting area ng mga pasahero, wala pa rin tao. Wala talagang katao-tao. Tapos lumingon-lingon ako konti dun, baka may ibang tao. Wala talaga ako nakita. Sakto naman, pabalik na yung bantay dun sa CR. Tinanong ko siya. Sabi ko, ate, ikaw ba nag-abot sa akin ng tabo na may tubig? Sabi niya, hindi. Kakabalik ko lang eh. Galing ako dun sa kabila eh. Kaya sabi ko, sino yun? Sino yun, diba? Kaya sabi ko na lang, hala, may nag-abot sa akin ng tubig eh. Sabi niya, hala, ikaw lang mag-isa? Sabi ko, oo. Tapos binigyan lang niya ako ng tingin na nakakatakot. Parang, tapos simula nung din na talaga ako nag-CR mag-isa mapaumaga o story time! Ito naman yung na-experience namin dun sa sinehan ng Star Mall Alabang. Marami na talaga nagasabi na kaya daw creepy yung Star Mall Alabang kasi daw dating sementeryo yun. So bali itong na-experience ko kasi ang kasama ko lang is mama ko. Manonood sana kami ng movie na This Is It. Yung movie na ginawa tungkol kay Michael Jackson. Idol na idol kasi namin yun ni mama. Actually first time namin manonood ng sine dun sa Star Mall. Kasi madala sa Festival Mall talaga kami nanonood ng movie. That time kasi hindi namin kasama si daddy so dun na lang kami sa Star Mall since galing kami dun sa kantin namin. Which is dun lang din sa tabi ng Star Mall, dun sa may bus terminal. Di after namin bumili ng ticket, nag-aantay na lang kami ng time para pwede nang pumasok. Actually, nag-aantay talaga kami ng mga kasabay. Kasi nagtataka kami, wala kaming ibang kasabay na papasok dun sa sinihan. Ibang-iba kasi dun compare sa mga napunta na naming sinihan. Yung madaming tao, mahaba pila. Di nung nakita namin malapit na mag-start yung movie, pumasok na kami ni Mama. Diyay, ang creepy. Wala kang ibang maririnig kundi yung piniplay lang dun sa sinihan bago mag-play yung movie. Ang ina-expect namin, meron kaming kasama kahit papano na mangilan-ngilan na nasa loob na ng sinihan. Kasi bumili muna kami ng pagkain saglit noon bago kami pumasok. Nagulat kami, wala ni isang nakaupo doon. Pagkasilip namin talaga na wala pa pala ni isang nakaupo doon, nagtatakbo kami agad ni mama palabas. Kasi dahil nakakatakot talaga. Sobrang dilim, tapos sobrang laki ng sinihan. Tumatawa pa nga si mama noon, sabi niya, hala nakakatakot, wala tayong kasama. Di lumabas muna kami, tapos nagtaka pa nga yung taga-kuha ng ticket. Bakit daw kami lumabas? Sabi namin, dalawa lang kami manonood doon. Tapos sakto, merong dalawa din na babae na manonood din ng movie. Di nung papasok na yung dalawang babae, sumabay na rin kami para may kasama kami. Tapos kinakausap nga ni mama na, sabi na tayo kasi wala palang ibang taong manonood, tayo-tayo lang. Tapos sabi ng dalawang babae, ganun po ba? Sige, tabi-tabi na lang tayo. Di naupo kami dun sa bandang baba na lang para medyo malapit sa screen, tsaka medyo malapit sa exit.
Tapos yan, syempre medyo malilibang ka kasi may mga ibang trailer ng movie na piniplay. Tapos nakarinig naman kami ng mga iilang tao nang pumasok. So sabi na lang ni Mama, ah masyado lang siguro tayo maaga. Eto na ang creeping part. So nag-start na nga yung movie. Syempre attention namin, nandun na kay Michael Jackson. Medyo kumalma na rin kami kasi nga narinig namin may mga iba na rin manonood na pumasok. So fast forward, patapos na yung movie, bigla naman ako naihi, Mars. E di sinabi ko kagad kay Mama, sabi ko Mama naiihi ako, samahan mo ko. Sabi niya, ikaw na lang mag-isa, malapit naman yung CR. Actually, malapit naman talaga yung CR. Pero syempre, madilim pa rin yung dadaanan ko. Well, sa isip-isip kasi ni Mama, kaya hinahayaan niya ako mag-isang mag-CR noon. Una, kasi nga, marami naman ang taong nanonood na kasama namin. Pangalawa, malapit lang naman yung CR. Pero hindi na ako nag-CR. Alam niyo kung bakit? Kasi nung tatangkain ko ng mag-CR mag-isa, napalingon ako sa gawing likod ko. Chinek ko lang naman kung kamusta yung mga ibang nanonood. Tapos te, wala akong nakita ni isang tao sa likod namin, as in blanco. Kaming apat lang pala yung nanonood the whole time. Like for part 2, oh my god. Mini heart attack talaga. Kasi narinig talaga namin na may mga pumasok. May mga nag-uusap pa nga. Naririnig mo talaga na may mga tao talaga sa paligid mo. Pero kasi si Mama, busy rin makipagsikando sa katabi niya. Busy rin kami kumain. Hindi na namin naisip lumingon. Natatakot naman talaga kasi kami nung una. Nakakaloka lang kasi. Alam niyo naman yung pakiramdam kapag may mga dumadaan-daan sa likod mo. May kaunting hangin. Basta ganun. Kaya talagang alam namin, may mga tao talaga dun sa likod namin na nanonood din. Tapos paglingon ko nga, wala ni isang nakaupo. As in kami lang pala yung nanonood. Kaya pagkalingon ko, umupo ako agad. Tapos tahimik na lang ako. Tapos sabi ni Mama sa akin, malapit na tumatapos, magantay ka na lang. Naisip-isip ko, talagang mag-aantay ako. Ayoko dumaan doon mag-isa, no? Hindi ko talaga maintindihan kung paano nangyari na wala pala ni isa doon sa mga tulog na narinig namin yung totoo. As in lahat, ano yun? Grabe, talagang grabe. Kasi ito na nga nag-end na yung movie. So binuksan na yung mga ilaw. Nakakaloka lang. Hindi rin kasi namin naabutan na bukas yung mga ilaw nung pumasok kami sa sinehan kasi nga, nagantay pa kami ng mga kasama. E di pagtayo nila Mama, syempre kanya-kanya silang comment, ang ganda ng movie, ganyan. Sayang si Michael Jackson, mga ganun ba? Tapos paglingon nila, sabi nila, ang bilis ang mga kalabas sa mga kasama natin, tayo na lang ulit natira. Hindi pa ako ulit nagsasalita. Sabi ko na lang, matara na, naiihina ako. Ang dami ba niyang chika? Sabi ko na lang, bilisan niya. Sabi niya pa sa akin, ano ba? Ingihi ka na ba talaga? Puputok na ba pantog mo? Hindi ko lang masabi, Ma. Kung nakita mo lang kung gaano kadilim at wala ni isa sa mga narinig natin pumasok yung totoo, baka nagkakaripas na ng takbo yun pa uwi. E tapos yun, nung nakalabas na ako sa sinihan, talagang, alam mo yun, talagang shock pa din ako. Tapos habang naglalakad na kami ni Mama, sabi niya, bakit hindi ko man lang naramdaman yung mga taong nagsialis? May mga naaninag daw siya, na lumabas na rin nung bandang patapos na. Meron siyang naaninag. So tinanong ko, lumingon ka ba sa taas? Sabi niya, oo. E tinignan ko kung gano'ng karami yung pumasok eh. Alam mo yun, ha? Sabi ko, ano yung nakita mo, gano'ng karami? Sabi niya, madami-dami din. Sakto na din kumpara sa dami ng mga nanonood talaga usually sa festival. Tapos nung sinabi ko sa kanya, Mama, wala talaga tayong kasama. Sabi niya, ha? Paano nangyari yun? Eh may mga nakita rin daw siyang mga anino talaga na parang dumaan. Tsaka yun nga, naramdaman din niya sa likod niya na may mga dumaan-daan din. Actually, lahat naman kami. Apat na nga lang kami, diba? Sabi ko, hindi. Wala. Tayo lang talaga nanood dun. Tapos ayaw pa niya maniwala. Eh, baka mamaya, tinatakot mo lang ako. Alam mo yun, ayaw ka pang paniwalaan. Tapos sabi ko sa kanya, Diyos ko, kahit itanong pa natin dun sa babaeng nagbabantay dun sa may ticket. Yung taga-kuha ng ticket. Walang ibang pumasok. Unless may pumasok talaga. Tapos hindi lumabas. Bigla na wala. Alam niyo yun, ganun talaga naiisip ko. Na baka mamaya, meron naman talagang pumasok. Pero lumabas lang. Kaso hindi. Talagang ni isa doon sa mga narinig namin, wala pala talagang totoo doon. Hindi pala totoo may mga naglalakad sa likod namin. Hindi pala talaga totoo yung pakiramdam na may kasama kami. Iba pala yung kasama namin. Alam nyo, habang pauwi kami, iniisip ko talaga, hindi kaya guni-guni lang namin yun. O hindi kaya OA lang ako. Alam mo yun, gusto ko i-justify na baka may tao talaga pumasok nun, pero hindi ko lang nakitang umalis o lumabas. Pero kasi, nung time na sinabi ni Mama sa mga kaibigan niyang manonood nga kami ng movie, doon sa may sinehan nga ng Star Mall, marami rin sa kanila yung nagsabi na bakit dun? Eh yun nga, sinabi ni Mama kasi na wala naman si Daddy. Parang binalaan din kami na huwag kami dun manood. Tapos yun nga, doon pa lang sa umpisa na nagtaka ako bakit walang masyadong nanonood. Yung pala siguro yung dahilan. Na kaya siguro wala talaga nanonood dun kasi creepy talaga. Tapos yung nakabalik na kami dun sa may canteen namin, kinwento ko yun dun sa mga kaibigan ko. Eh syempre, yung mga kaibigan ko na yun, dun na rin talaga lumaki. Tapos tsaka lang nila sa akin kinwento, na kaya palang maraming something dun sa may Star Mall alabang. Kasi nga dati daw palang sementeryo dun. Tapos yun, maski yung mga kaibigan ni Mama, tinanong kami sa daw ba yung pinanood namin. Kinwento nga namin na wala kaming kasama. Tapos tsaka rin sila nag-chika, na kaya nga ganun, eh kasi nga daw, marami na daw, nagpaparamdam dun.
Ito naman si Mama. Doon lang din siya naniwala sa sinasabi ko na wala talaga kaming ibang kasama sa sinihan. Kaya simula noon, hindi na talaga kami umakyat doon. Alam mo yun, yung kahit mapadaan man lang doon sa may cinema area ng Star Mall Alabang. Iniwasan talaga namin. Sobra talaga ako natakot sa mall na yun. Alam mo yun, hindi talaga yung usual na ambience ng mall ang meron doon sa Star Mall Alabang eh. Siguro dahil medyo nasanay na rin tayo sa mga Ayala Malls, yung medyo pang Instagrammable. Pero nakapunta na rin naman kasi ako sa ibang Star Mall. Yun lang talaga yung masasabi ko talagang Jai. Hindi mo gusto yung bumalik kapag may naranasan kang kakaiba. And by the way guys, bukod kasi sa malapit yun sa kantin namin, si Mama kasi nagbibingo dati dun. So kapag nagbibingo siya, madalas niya akong kasama. So hindi kasi pwedeng bata dun sa loob ng bingoan. Kaya ang ginagawa ko, naglilibot-libot lang ako dun. Tapos ako, naglalaro lang ako dun sa mga arcade. Meron pa akong isang na-experience talaga na, alam mo, kagabi ko lang din sinabi yun kay Romeo. Nag-iisipan ko, wow, may kukwento ko. Pero sige, dahil sa Star Mall din naman siya nangyari. Ito naman sa CR. Same floor siya kung saan yung bingguhan. Eh, may mga kalaro din kasi ako noon, yung mga anak din ng mga nagbibingo doon. Na hindi rin pwedeng pumasok, syempre sa loob. Pagkakatanda ako, tatlo kami. Eh, di nag-CR kami. Doon sa may gitnang cubicle, nagtataka ako. Parang nag-uusap-usap na. Sobrang tagal daw nung nasa loob ng cubicle. Tapos yung nasa pinakaharap, yung kasunod ng magbabanyo din. Sinusulsula na ng mga nasa likod niya, nakatukin na daw nila yung cubicle. Kasi ang tagal talaga. Tapos pagkatok niyang ganun, biglang umurong yung pinto ng cubicle. Bukas pala siya. Eto talaga, as in kitang-kita ng dalawang mata ko, may pumasok na babae talaga dun. Naka-jeans siya, naka-long sleeve na puti na may botones na may kwelyo. Tandang-tanda ako talaga dahil kasi alam mo yun, na-shock talaga kami sa nangyari. Tapos yung malaki siyang bag, yung edad ng babae, tingin ko nasa 28 to 35. Sa ganun nag-range. Pagkatok nga ng babae, bukas yung pinto ng cubicle. Tapos nawala yung babaeng nasa loob ng cubicle. Talagang, ha? Saan napunta yun? Hindi ko talaga ma... Ha? Star Mall, ano na? Maraming salamat po sa lahat na naka-appreciate ng pagkukwento ko. So, ito na nga sa part 4. So, lahat talaga kami nagtaka saan napunta yung babae. Tapos, tinawag nila yung janitor dun. Kasi natakot talaga yung mga ate girl mo na nakapila dun. Na pumasok dun sa cubicle. Kaya yung janitor yung inutusan nilang silipin saan doon nagpunta yung babae. Eh, yung mga katabing cubicle, may mga tao din. Naisip ko nga, baka mamaya lumusot lang sa ilalim yung babae. Siyempre, bata ako nun. And minsan ginagawa ko yan pag yung mama ko yung nasa kabilang cubicle. Pero nawala talaga siya. Tapos nung pagpasok ng janitor dun sa may cubicle, bigla siya napalingon sa taas. Bigla niya nakita, may maliit na butas dun sa taas. Maliit na butas yung parang pinaglalagyan ng exhaust fan or aircon yata ang tawag dun sa CR. Hindi ko alam, sorry ah. Maliit lang yun, na halos kamay lang ng tao yung pupwedeng magkasya. Kaya imposibleng dun siya lumusot. Tapos meron pa nga isang babae dun, medyo may edad na kasi. Nagpanik siya, sabi ba naman niya, kaya daw ayaw niya nagpupunta sa mall na yun kasi marami dong kababalaghan. Kaya nabalot ng takot lahat ng tao dun sa may CR na pambabae. Tapos ang ginawa ng janitor, kinalma niya syempre yung matanda, lalo na kasi may mga bata kami yun. Tapos nilagyan na lang niya ng signage yung gitnang cubicle na yun na bawal munang gamitin. Tapos kami ng mga kalaro ko, imbis na iihi kami, hindi na lang kami umihi dun sa big cubicle kung sa kami nakapila. Alam niyo yung pambatang ihian na panlalaki sa loob ng CR ng mga babae? Sa ganun na lang ako umihi. Eh wala eh, ayoko nang pumasok sa cubicle, baka mamaya ako na next mawala. Tsaka hindi na rin naman ako napapansin ng mga tao dun kasi nga medyo nagkakagulo na sila dun. Natakot talaga sila. Maski nga yung mukha ng janitress, alam niya eh. Natakot siya, pero the way niyang i-handle yung situation, parang aware na siya na talagang may something dun. And maraming nag-comment dito na nagkatrabaho sa Star Mall na nag-share din talaga ng mga na-experience nila. And marami rin ako nabasang comment na ang plot twist daw dun sa kwento ko sa may sinihan ng Star Mall, yung dalawa daw naming kasamang manood din sa sinihan is hindi rin daw totoong tao. Which is napaisip din ako, kasi narinig ko lang naman din silang magsalita nung papasok kami. More on boses ng nanay ko yung naririnig ko nung bagong mag-umpisa yung movie. Tsaka hindi ko rin naalala kung saan na sila nagpunta paglabas namin ng sinihan. Kasi syempre, masyado na rin ako nabalot ng takot noong mga oras na yun. Kaya simula talaga noon, naging matatakotin ako. Yung kahit maaga pa rin naman, tapos sinatakot ako ng mga kapatid ko, talagang buwibilis yung tibok ng puso ko. Kasi bata pa lang ako, talagang alam mo yun, na-expose ako sa mga ganong nakakatakot. At yun ang dahilan kung bakit hindi na rin ako sumama sa nanay ko kada magbibingo siya dun sa may Star Mall. Kasi maski yung mga kalaro ko doon, hindi ko na rin nakita. Putik, bigla ko napaisip. Yung mga kalaro ko, isa lang sa kanila yung laging hinahanap ng magulang. Yung lalaking tinutukoy ko, never ko nakita yung magulang niya dun sa bingguhan. O yung kasama niya, shoot, kaya ayok. Ah, basta yun.
Ngayon ko lang naisip, yung kinakwento ko sa yung mga kalaro ko dun sa may Metropolis, yung isa lang talaga dun yung nakita. Uy, kinilabutan talaga ako dun kagabi. Kasi bigla ko lang talaga siyang na-realize dun sa last part ng kwento. Kaya dapat, kagabi ko pa itutuloy yung part 5. Kaya lang talagang na-occupy nung senaryo na yun yung isip ko. Kung totoo ba talagang tao din ba yung bata na yun nakalaro ko. Kasi yung dalawang kalaro ko lagi dun. Isang ang babae yun, tsaka isang lalaki. Yung kalaro ko lang na babae, yun nakikita ko nakasama niya yung guardian niya. Which is lola niya kasi, nagbibingo din. And syempre, dahil nga bawal yung bata sa loob ng bingguan, nag-aantay lang din yung bata na yun dun sa labas. Kaya naging kalaro ko siya. Pero yung isa naming kalaro na lalaki, never talaga namin nakita yung kasama niyang magulang. Lalo na pag may mga time na uwian na. Minsan kasi nagkakasabay yung lola ng kalaro ko tsaka si mama na lalabas dun sa bingguhan. So syempre, tinatawag na kami. Hindi naman kami masyadong lumalayo pagkaalam na namin pauwi na. Pero never talaga namin nakita na may naghanap dun sa kalaro namin lalaki para umuwi. Tsaka tandang-tanda ko lagi yung suot niya. Kasi yung suot niya parang hindi talaga napapalitan. Sobrang kinalamutan talaga ako dun kagabi kasi kagabi ko lang talaga naalala lahat. And na-realize na baka hindi pala siya totoong tao din. First time kong matakot ng ganun sa sarili ko pang experience ulit. Kumbaga sa dami ng na-horror story time ko, yun yung parang na-ano ko, na-shook ako bigla. On cam pa. Tsaka hanggang ngayon, natatandaan ko talaga yung damit niya. Kasi minsan, pinagkakantsawan namin siya ng mga iba pang mga bata dun. Lagi kasi siyang naka-t-shirt na blue na medyo hapit sa kanya or medyo maliit sa kanya. Tapos nakamaong siya na, hindi ko masabi kung pantalon eh, pero below the knee. Tapos yung chinelas niya, yung ini-strap pa. So yun yung lagi niya suot. May one time pa nga, pumunta kami ng mga kalaro ko na yun dun sa isang bilihan ng damit. Malapit yun sa CR. Parang paglabas mo ng CR, sa right side lang yun. Tapos naglaro-laro kami dun. Hindi ko na maalala kung tagu-taguan ba yung naging laro namin nung time na yun. Basta pagkakatanda ko, nagtago kami dun sa ilalim ng mga damit. Eh medyo madami yung damit. Siguro best example na natin yung parang sa ukay-ukay. Yung mga nakasampay siya tapos pag dumaan ka sa gitna mo, kanan-kaliwa yung mga damit na nakasampay. Tapos medyo mataas. So kung bata ka lang, katulad nga namin nung time na yun, talagang mas mataas sa'yo yung mga damit na yun. So ayun, naalala ko, nagtago kami dun sa ilalim na yun. Kaming dalaway nagtago kasi yung babae yung taya. Ngayon, ang ginawa ko, sumiksik ako dun sa dalawang pagitan ng mga layer ng damit para makapagtago. Tapos yung kalaro kong lalaki, dun siya nagtago sa katapat na maraming damit din. Yung mga nakasampay din, hindi naman ganun kadilim sa store na yun. Pero bigla siyang nawala dun sa tinataguan niya. Natakot na tuloy ako, naalala ko kasi yung mga nangyari dun. Tapos nung lumingon ako sa likod ko para hanapin sana siya kung saan siya nagtago. Nakita ko lang yung paa nung isa sa mga babaeng tumitingin ng damit dun. Tapos may nakita akong paa ng bata dun sa likod ng babae na yun. Eh din nung hinahanap ko na siya, tinanong ko dun sa babae, ate, nakita mo ba yung batang lalaki dyan sa likod mo? Sabi niya, wala naman ako nakitang bata dito, kayo lang naman ng babae. Kaya... Well, nung time na yun, ang inisip ko lang, baka iniwan kami nung kalaro namin lalaki. Siyempre, marami rin kasing tao ng mga oras na yun, kaya hindi ko rin maisip na nakakatakot. Then, lumabas nga ako dun sa tinataguan ko. Tapos nakita ko na rin yung kalaro ko na taya. Hindi rin daw niya nahanap yung kalaro naming lalaki. Tapos hindi na namin siya nahanap ulit. Yung sumunod na beses na nakalaro namin siya, yun yung time na bigla na lang din siyang sumulpot. Noon kasi, hindi basa-basa nakakasakay yung mga bata sa elevator nang walang kasamang magulang. Eh dahil makulit kami nitong kalaro kong babae, nakisabay kami dun sa nagbebenta ng waffle, dun sa labas ng bingguhan. Eh kaklose kasi namin yun dahil madalas talaga kaming bumili dun. Kaya nakasakay kami ng elevator dahil kasama namin siya. Actually, hindi ko na matandaan kung papunta kami sa taas o papunta sa baba. So, nung nakababa na kami ng elevator, umiwalay na rin kami ng direction dun kay ating nagtitinda ng waffle. Hindi ko na kasi maalala pangalan niya. Tapos, dun na lang namin ulit nakita yung kalaro naming lalaki. Nakasilip siya dun sa may labas ng mga batang naglalaro ng arcade. Tapos, dun lang namin siya ulit nakalaro. Teka lang, malulong yung aso ng kapitbahay. Nakakaloka naman. So, yun na nga. Tapusin na nga natin agad. Bali, ngayon ko na lang napag-isip-isip talaga. Kung totoo ba siya, I mean, kung talagang tao ba siya, or baka isa sa mga ligaw lang din na kaluluwa dun, o baka nakatirang kaluluwa dun. Meron pa nga isang nag-comment dun sa part 5. Parang ang sabi nga din niya, parang yung batang lalaking kalaro ko din daw, yung nakita niya sa Star Mall na sinabi niya parang nawawala daw. Hindi ko kasi na-screenshot, basta hanapin niyo yung comment niya doon sa part 5. Sa totoo lang, ang huling balik ko sa Star Mall Alabang, parang 2 years ago pa. Yun yung balik ko lang ulit doon. Kasi umalis kami ng Alabang, grade 1 pa lang ako.
Then, 2019 ata ako huling bumalik dun. Mabilis lang kasi dun lang kami nag-meet ng daddy ko that time. And napansin ko nga, marami na talaga nagbago. Pero yung feeling kapag landong ka na, hindi nagbago. Nagbibiroan pa nga kami ng daddy nun. Kasi noong time na bumalik ako dun, after ilang years, nandito pa rin pala yung maraming ibon. Well, yung maraming ibon kasi na napapansin nyo dun sa may labas ng Star Mall Alabang. Ang sabi sa akin ng mga kalaro ko noon, yung mga kalaro ko na nakatira doon sa may tabi ng Star Mall Alabang, which is doon sa may bus terminal, ang sabi nila, yung mga ibon daw na yun, ay yung mga kaluluwa daw na nandoon na nakatira sa loob ng Star Mall Alabang. Hindi ko alam kung totoo, pero mapapansin nyo yun kung taga-Alabang kayo. Nitong kailan lang, dumaan din kami doon sa Star Mall Alabang. As in, daan lang. Hindi ko alam kung Skyway ba yun o NLEX. Basta yun, napansin nga namin wala na yung mga ibon dun. Hindi ko alam. Tapos dun ko lang din nakita na hindi na siya Star Mall Alabang. All Home ata yung nakalagay, parang ganun. Correct me if I'm wrong. Kasi isang beses ko lang siyang tinignan na ganun dahil nga, nai-creepyan na talaga ako dun. Pero syempre, gusto ko pa rin bumalik. Nang may kasama na syempre, hindi tulad nung bata ako na talagang mag-isa lang ako nag-iikot dun. Bukod sa kasama kong kalaro, tsaka yung, hindi ko alam kung kalaro ba talaga. So, ayun. Tatry ko pa rin namang alalahanin pa yung mga na-experience ko. Kasi meron din akong kalaro na namatay dun. Yun. Hindi sa Star Mall ah. Dun sa tabi. Bali, ganun na nga ang gagawin natin. Luna muna natin tapusin yung kwento. This time, mas iba kasi to. Pansin nyo, laki ng eyebags ko kasi talagang napuyat ako. Nahirapan ako bumalik sa tulog kanina. Medyo different yung nangyari sa akin ngayon. Unlike dun sa in-story time ko nung una na may nagparamdam talaga habang nakalive ako. Right after kong mag-horror story time. Masabi ko pa nga na mas okay yung may gumalaw na lang sana ulit na pinto ng aparador o kaya ng gamit dito kumpara dun sa nangyari kanina sa akin na binangungot ako. So, ayun. Mag-upload na lang ako ng ibang bagay and mag-start na kasi ko ulit mag-vlog. Kaya, yun. Sa vlog ko na lang siguro ikukwento yung tapo na ginipan ko. Pero di ko rin naman ma-promise. Kasi pag tinanong nyo rin naman dito yun, kapag ka nakalipas na ikukwento ko rin, hindi mo na siguro talaga ngayon. I mean yung napanaginipan ko ha. Alam ko may magtatanong, ano yung nakita nyo dun? Paano kayo binangungot? Yung mga ganun.